natin. What's up mga kabutcher dyan. Ngayon to. Nagihiwa ako ngayon ng ano, chicken breast. Kung sa mga butcher dito sa Australia, kakaan mo na. Ano, may napakalamig ng area ko. Sobrang lamig. Hindi mo kasi pwedeng ano yun to eh. Hindi mo kasi pwedeng pakain yan kasi nasisira pa mga karne dito sa akin. Tigit. Kung gusto nyo maging butcher dito sa Australia, prepare kayo sa malamig, lamig, malamig na working area. Tapos, sa mga documents, mga basic lang kailangan nyo. Passport, syempre dapat mas maganda kung mas matagal yung expiring yan. Tapos, mga certificate nyo sa mga pinagkabawahan nyo. Mga lahat kunin nyo. Bank statement. Mga bank statement. Yung contribution ng SSS. Yan. Importante yan. Kung kukunin sa inyo yan. Yung isang proof na nagtrabaho kayo sa isang kumpanya. Yan. Tapos, minimum 3 years to 5 years. Yan, pasok na kayo yan dito sa Australia. Tapos di mo na kailangan mag-IELTS. Kung isa kang high school graduate or college graduate. Pag naka-college ka, kailangan mo lang ng matawag dito yung medium of instruction. Kumuha ka lang sa school na pinanggalingan mo. Tapos, yun. Yun na. Di mo na kailangan maging IELTS or PTE. Kung high school ka naman, ngayon, kailangan mo mag-PTE dito, sa Australia o dyan sa Pilipinas. Ang daming mga training center dyan. Makapag-review kayo. Mga kabataan din ngayon. Pangarap nyo mag-Australia. Simple lang. Mag-aral kayo ng mga, ano dyan, mga skill doon. Kahit mga 1 year, tapos mag-experience kayo. 3 years to 5 years. No? Napakalaki ng sahod dito sa Australia. Sa isang taon, 70,000 ang minimum na sahod ng isang butcher dito sa Australia. So, compute nyo na lang. Compute nyo na lang 70,000 times sa kapalitan ngayon, 38 kasi mataas na yung Australian dollar. Good luck sa inyo. Nalingin nyo lang. Boss, walang tatlo.